your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. For the Lord Most High is awesome in power. He is the great King over all the earth. He shall subdue the people under us and the nations under our feet. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God. Jacob, whom he loved, for God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. See, sing praises to our God. Sing praises unto our King. For God is King of all the earth. Sing his praises, understanding. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Oh, clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian at ako po ang mga kasama nyo ngayon sa ating EDG, Everyday Ka. So ang verse po natin ngayon or chapter po natin ngayon is mahanap sa Ecclesiastes 11, so verses 1 to 6. So masahin natin. Spread your bread on the water, after a while you will find it. Verse 2, apportion what you have into 7 or even 8 parts because you don't know what disaster might fall on the land. Verse 3, if the clouds are full of rain, they will pour out on the earth. If a tree falls towards the south or the north, wherever it falls, there it will lay. And verse 4, whoever keeps staring at the wind won't sow. Whoever daydream won't reap. Number 5, just as you do not understand the way of the spirit in the womb of a pregnant mother, so also you do not know what God is doing in everything he makes. Verse 6, just as you do not understand the way of the spirit in the womb of a... verse 6, sow your seed in the morning and don't stop working until evening, since you don't know which of your endeavors will do well, whether this one or that, or even if both will do equally. Let's pray. Our God, we are so thankful for this opportunity in our devotion, and our God, with these words, Father. May you help us, Lord, understand and apply po namin sa ating life in this way. Amen. So, I have prepared five points sa ating sa ating devotion today. So, ang first point ko is verse 1, to let go rather than possessing. So, ang pagpasok pa lang natin sa verse na to is binigyan, nagbigay agad si Solomon ng challenge for us. So, yung challenge is to obey and to walk by faith. Feeling ko yun yung natatanggap kong challenge sa verse na to. Because sabi niya dito, spread your bread on the water. After a while, you will find it. So, parang, ang tawag nito, parang ang labo. Kasi, when you spread your bread on the water, so technically, yung bread, sinaboy mo sa tubig, matutunaw yun, malulusaw, mawawala. But sabi ni Lord dito is, after a while, you will find it. Ayun. So, yun yung challenge. You spread your bread, or sabi natin,
to let go ng mga bagay, ng mga, ano natin, tawag nito, possession, rich, kayamanan natin, and then the Lord also promised na pag ginawa natin yun, after a while, papalik din sa atin yun. So, sabi nga dito is, sa devotion to is, ano, the principle Solomon seems to be advancing is that we should approach life with investment mentality. Bread is a way to consume our financial resources, and investment is a deferral of consumption. So, bread is a way to consume our financial resources. So, bread, kinakain natin. So, that's something that we consume. Kinakain natin kung ano yung resources natin. Kinakain natin. And investment is a deferral of that consumption. So, bakit siya deferral? Kasi, kunwari, ito na yung bread, kakainin mo na lang. But since you're going to invest it, hindi mo siya makakonsum, di ba? So, deferral siya. So, instead na kainin mo, hindi siya mapupunta sa'yo. So, rather than consume our bread and it's gone, kaysa kainin natin tapos mawala, we can increase or pwede natin paramihin ito by investing it. So, the best way, often the best way to keep something is to let it go. Ayun, parang relationship lang. Kung mahal mo, pakawalan mo. Pero, ganun talaga. So, interestingly, this is not a phrase or as a suggestion. So, hindi yung suggestion na yung sinabi ni Solomon. Hindi yung suggestion, but rather a command that asserts cause and effect. So, command siya na when we give or if we invest, we will reap or cause and effect siya. So, to cast our bread on the surface of waters involve releasing control of something precious. Ayun. And then, control of something precious, our bread, our money, our sustenance. So, yun yung ano, yung representative ng bread dito is yung mga bagay na, ano, yun nga, yung bread mo, or yung food mo, yung money, or your sustenance, kung ano man yung mga meron tayo. So, the Bible generally portrays the sea is as an image of chaos. Yung sea dito na tinutukoy niya is yung body of water. So, the Bible generally portrays the sea as an image of chaos. We are being admonished to cast our resources into the sea of uncertainty. So, so point natin dito is, yung Bible is ine-encourage tayo or chine-challenge tayo, rather, na i-cast natin yung ating mga resources into the sea of uncertainty. Why? Bakit sa uncertainty? Kasi, for example, when you're investing, not just investing money sa bank, not just investing money sa mga investment, but also to the people na mga nangangailangan. That's a big investment. Yun. The reality is that all of life is a sea of uncertainty. So, yung buong buhay naman natin is full of uncertainty. So, why not we just trust the Lord and let the Lord work dun sa ating mga investment. But, there is one thing na parang na-quote ni Jesus dito sa Bible. Sa Luke 12:16-21. So, this is the story of a rich man. Anong ginawa ng rich man? Sabi natin, nag-invest nga siya. Pero anong ginawa ng rich man sa verse na to? So, sabi dito, the rich man decided to hoard, his possession by building extra barns and storing all that he had to fund a long and luxurious retirement. So, sa while nag-i-invest tayo, that is something we should be looking out. We are investing to the goodness and for the betterness of not our of ourselves na, kundi pati na rin yung mga ibang tao. Yun. Kasi, sabi, yung rich man dito sa verse na to is nagpagawa siya ng extra barn or sabihin natin extra storage para ipunin niya. Para saan? Para sa kanyang long and luxurious retirement. So, nag-prepare lang yung matanda para sa kanya. Para sa kanya yung retirement fund, and all of those things. Para lang sa kanya. Yun. But Jesus noted that the man died unexpectedly. So, yung rich man na yun namatay. Namatay bigla, unexpectedly. And his storage grain, and his stored grain did not good. So, hindi niya pakinabangan yung kanyang mga grains.
kasi nga, namatay siya. So, walang kwenta yung pag-store niya. So, sabi dito, being rich toward God requires continue to invest our resources in the community around us. So, yung investment na tinutukoy dito ni Solomon is not just investing for yourself. It's not just investing to your bank. Pupunuin mo yung banko mo, dadamihin mo yung laman ng ATM mo, or mag-iimba ka ng pera for your future para sa retirement. No, no, hindi yun yung ano, hindi yun yung point ni Lord. Kasi nga, di ba, ang challenge ni Lord sa iyo is to let go. And then you trust the Lord that He will bless you in return. Yun yung ano, yun yung challenge siya, verse 1. Verse 1 pa lang to, guys. Yun yung challenge sa verse 1, sabi niya. Being rich toward God requires continuous investing our resources to the community around us. So, hindi yung investment natin, supposedly, ay dapat pumunta sa mga people who needs help. For example, the ones in the needy. Yung mga needy pala. Or di kaya yung ating ministries. Yun. Yung mga members natin sa church na nangangailangan ng tulong. Or anything na pwede natin ma-offer in the kingdom of the Lord. So, your investment is hindi nandito sa lupa. Hindi siya material investment na para lang magkaroon ka ng pera the moment na hindi mo na kaya. No, you have to put faith in the Lord na you're giving, you're helping, you're investing to other people, you're investing to their lives, you're investing to the ministry, and you are having faith that the Lord will give it back to you in many ways. Kasi nga, katulad niya dito sa rich man, di ba, sa story dun sa rich man, mayaman siya, pero hindi niya naman ang pakinabangan kasi wala siyang good health, di ba? Namatay siya unexpectedly, hindi natin alam. Or, yun nga, hindi natin alam na namatay siya. Kasi hindi mo na pakinabangan. So, yung blessing ni Lord sa atin, or yung provision ni Lord when we are generously giving, it's more than money, guys. Hindi siya pera lang, kundi it's overall circumstances in our lives. Napaka-importante nun. Kasi kung walang magandang opportunity or circumstance sa iyong life, kahit gano'n ka pakayaman, mababawag ka sa utang, mababawag ka sa bayarin, or may sakit ka, or, alam mo yun, yung may mga bigla-bigla kang po problemahin na kailangan mong bayaran, katulad ng health, wala kang health, kailangan mo bumili. So, yung investment mo kay Lord, it's not just for the money, but it's for everything. Lahat ng aspect natin sa life natin. Ayun, sige. Moving forward sa ating point number 2, allocate your resources. Ano ba sabi sa verse 2? Apportion what you have into 7 or even 8 parts because you do not know what disaster might befall on the line. Ayun. When you are investing, or when we are investing, or when we are giving generously to other people, hindi to cherry picking. Ah, si brother ganito, mabait siya sa akin. Pinahiram niya ako dati ng pera. So ngayon, ako naman, mag-bless ako sa kanya. Si brother ganito, tumulong siya sa business ko. Kaya ngayon, ako naman, magiging generous ako sa kanya. Bibigyan ko siya. No, hindi yun yung, ano, yung gusto ni Lord. The Lord says that you give generously into many accounts. Hindi lang to sa mga taong nakakatulong sa'yo, hindi lang siya sa mga taong nagbigay ng favor sa'yo, or naggumawa ng kabaitan sa'yo. It could be also a random things. Random people who need help. The ministry, sobrang laki ng kailangan ng ministry natin, guys. For example, ang dami nating outreaches. And then, we wanted to bless them. Sabihin natin, sa kanilang praise and worship, di ba? We could invest sa kanilang instrument. So, yung portion to 7 or 8, ang dami nating, ano, ang dami nating, tawag nito, outreaches. That is more than 1 or 2 or 3. So, when you are giving something for the ministry, especially, for example, yung ating mga music instruments para sa mga church na yun, or sa kanilang technical, or sa kanilang tech, it will do good for the Lord. And then, the Lord will, tawag ito, the Lord will give it back to you in so many ways.
Ayun. Because you don't know whatever disaster might befall. Ayun. Siguro yung whatever disaster might befall, gusto kong i-remember or share sa inyo guys na hindi lahat ng church planting ay madali or nauuwi sa successful na church planting. I remember nung bata ako, si Papa, nag-church plant si Papa sa Visayas. So, meron kami tatlong church na pinaplant nung way back high school ako. Merong nasa kilometer 107, which is nasa taas ng bundok yun. And then we have planted a church in Cabancalan City, that's in a city proper naman. And then we have a church planted, a church naman sa Consuelo, maliit lang na barangay yun. And then, yung tatlo na yun, we invested time, we invested money, we tried to search for support, yung mga taong they could give, hindi lang money, damit, use appliances, use clothes, chinelas, lahat. Ayun. But so far, katulad niya dito, because you do not know what disaster might befall. Wala namang disaster na nangyari sa church planting ni Papa. Pero out of those three, dalawa lang yung naging successful. Dalawa lang yung na-materialize. Yung isa, it turns out na hindi siya maganda place dahil parang hindi siya masyado pinapansin ng tao and the people go there just to benefit kung ano man yung mga nabibigay namin. And then after that, hindi naman sila pumunta sa church. So, I can say na medyo disaster siya pero yun nga, hindi naging fruitful yung church na yun. So imagine you guys, if ever, yun lang dun lang kami nag-focus, edi yung lahat ng efforts namin ay hindi siya na-materialize. But because we have divided or we have planted other trees, ang tawag namin doon sa ministry is pioneering. So nagpa-pioneer ng church. We have pioneered two more churches. Yun yung nasa Cabancalan City and then yun yung nasa Consuelo, Barangay Consuelo. Both of those church ay, yun, may sarili na sila members, may sarili na sila worship team, may mga ano na rin kami, professionals sa both church, yun, so yung mga professional na yun. The Lord bless them, no? The Lord used those professional na binurot up namin nung starting pa lang yung church namin, or yung church ni Papa. Binurot up na ni Papa yun sa word ni Lord. And then, nung gumraduate na sila, then, alam mo yun, yung richness na bumalik, or yung blessing na bumalik sa amin is double. Because, for example, yung Cabancalan na pioneering church namin, they were able to help dun sa Consuelo. Dahil may mga professional na kami. So instead, kasi dati ang pagpa-pioneering church, talagang sometimes galing sa sariling bulsa yan. Hindi, kasi pag hindi ka gagawa ng paraan, or you don't, nag-aatay ka lang ng something na dumating, which is madadaanan natin mamaya sa another verse. Yung nakatumanga ka lang, nag-aantay ka lang, walang dadating, guys. So, there's also a challenge. Yun, babalik tayo sa verse 1. Yung challenge ni Lord is, you throw your, or you spread your bread on the water. It's unknown, on the water. For like, katulad din ng pioneering, it's unknown, guys. Hindi mo alam kung magiging successful yung church, yung pioneering ng church, no, or hindi. So, but, out of those three churches, yung isang church na nagkaroon ng mga graduates, they were able to supply the needs. So, sabihin, from that time, na-bless din kami, bumalik sa amin, because this time, hindi na kami masyado ang naglalabas, kundi the church is already enough to support yung needs nila, yung mga kailangan ng ministry, mga construction, gasolina, pang summer camp ng mga bata, yung mga ganun, yung mga instruments, ayun. So, that's how the Lord bless, kung paano binabalik ni Lord, yung mga bagay na in-invest mo into His kingdom, not into yourself, guys. Pag nag-invest na tayo para sa sarili natin, there's so many ways na pwedeng gawin ni Lord na yung investment mo for yourself ay hindi mo pa mapakinabangan. Katulad ng parable kanina. Or yung story pala kanina, no? Rich man.
sa ating point number 3, embrace reality, which is nakikita sa ating verse number 3. So if the clouds are full of rain, they will pour out on the earth. If a tree falls towards the south or the north, wherever it falls, there will rain. So yung verse na to is sinasabi dito na yung mga bagay na nangyayari sa life natin ay hindi siya controlled, or sa kahit anong investment natin ay hindi siya controlled. Merong mga sakuna, may mga incidents in our lives na hindi natin gusto or pwede gusto natin. Pero sometimes, pati sa ating mga investment or sa ating mga binigyan ng time or effort, sometimes may mga bagay na hindi siya ganun ka naging fruitful. So sabi dito ni Solomon is Solomon tells us whether a tree falls towards the south or towards the north, wherever the tree falls, there it lies. So kung ano man yung nangyari sa atin, sa life natin or sa investment natin or sa mga pinagdaanan natin ng oras, whatever it is, kung nangyari siya, nangyari siya. Hindi natin, tawag nito, hindi natin mababago yun, or wishful thinking na hindi siya nangyari, then hindi natin yun is iti-take out, or hindi natin papansinin because parang ayaw mo siya kasi hindi siya ganun kaganda. So, when we see a circumstance, it is. So, kung anong circumstance natin sa life natin, yun, kung ano yun, yun ang talaga siya. No matter how it got that way. So, kahit ano pa yung ways kung bakit siya nagkaganon, ganon talaga that's embrace reality. So, the tree lies where it lies, irrespective of which way it fell. So, when we are considering our resources and how to invest them, it is important to see things as they are. Embrace reality as it is. It's a human tendency to see what we want to see instead of seeing what reality is. So, sometimes, yung finuforce natin ng mga bagay, tapos, hindi siya inalaw ni Lord, minsan ipupush pa rin natin, minsan gagawin pa rin natin kung ano yung gusto natin. Kung ito yung, sabi natin, ito yung kind of investment na ginagawa mo, or ito yung kind of generosity na ginagawa mo, and then, hindi siya naging ganun, or hindi siya naging fruitful. Sometimes we tend to push forward. Sige lang, tuloy. No, we should embrace reality, and that from there, kung ano man yung nangyari, we make wise decision on how to move forward. Hindi yung tawag nito, sulong lang ng sulong or diretso lang ng diretso kahit may ginawa na si Lord for you to think about or something. Solomon wants us to truly see a fact is a fact. How it becomes as a fact does not affect whether it is a fact. Perhaps Solomon is urging us to accept what it is. Let's accept the truth, accept the reality, then we make wise investments in what might be. Kung ano ang pwede pa natin gawin sa mga tawag ito, current na mga nangyayari sa life natin, or in current na nangyayari sa ating investment. So, all the while accepting that we must let go and recognize we do not control the outcome. Katulad nung, again, balik ako dun sa pioneering church ni Papa. So, yun nga, meron kami three churches, yung isa hindi naging successful, but you have to embrace reality. Hindi kasi namin pwedeng ituloy na lang ng ituloy yung pioneering dun sa church. Sa yung isang church na hindi naging successful, kasi hindi naman nagiging fruitful. So, from there, we invested more time sa doon sa dalawang pioneering church namin na mas naging maayos sila. So, ayun. So, we should accept yung kung anong current situation and the reality. We must let go kung hindi man siya talagang
fruitful, and then recognize what we do not control. So the Lord controls the outcome lagi. And speaking of the Lord controls the outcome, punta tayo sa point 4. Sabi nga dito is, point 4 ko is the Lord is in control. Si Lord ang may hawak ng lahat ng bagay or siya ang nagde-design ng ating life. So, basahin ko verse 4 and verse 5. Whoever keeps staring in the wind won't sow, whoever daydreams won't wait. So, sabi na lang natin, huwag tayong matamad, no? Huwag natin yan tayo malaglag yung bayabas sa buwang natin na huwag nakahiga sa puno because it will not happen. Kung mangyari man yun, lata na yung bayabas o baka nakagatan na ng ibang ibon or ng panigit. Ayun. And verse 5, just as you do not understand the way of the Spirit in the womb of a pregnant mother, so also you do not know what God is doing in everything He does. So the Lord works in mysterious way. The Lord has His own plans on how to bless you or how to palaguin yung isang bagay na pinag-iinvestan mo. Hindi, tawag ito, hindi natin kayang sukatin kung ano yung mga kayang gawin ni Lord. That's why we should be giving out our resources or sharing or generously blessing others without expecting anything. Hindi tayo dapat nag-expect ng kapalit. Katulad ng sabihin natin na, gusto ko ng bigyan to si, ano, si person number one dahil marami siyang followers. Tapos, in return, pwede niya akong i-shout out para makilala ko ng mga followers na, no? So, hindi ganun nag-work sa Lord. The Lord works in so many ways. Hindi ka man niya abalikan ng, sabi natin, pera. But He can give you all the good help or He can give you all the opportunities in life and the resources in life na kahit yung life natin is just okay lang for us to meet both ends ng ating mga kailangan. But if you're abundant naman with the blessing of the Lord in other aspect, no? So hindi nasasayang yung investment mo or hindi napupunta sa wala yung investment mo. Ayun. And then for our point number 6 is that do not get tired on sharing, giving abundantly sa ibang tao or being generous. Ayun. Sow your seed in the morning and don't stop until evening, since you don't know which of your endeavors will do well, whatever, whether this one or that, or even if both will do equally. So, hindi tayo dapat nagiging complacent sa ating mga investment. For example, yung kung nagbigay ka na sa church na so ministry, sabi natin, nagbigay ka ng offering. Yeah, we are grateful, or the church is grateful, the ministry is grateful for that. But if you can be generous sa ibang bagay, then much better, di ba? Hindi natin nililimit yung bagay. Actually, yung pinakamagandang bagay that we can invest sa ating ministry is time. Kasi sabihin natin, kahit ikaw pa yung napaka-talented na musician, if you don't give time for the ministry, yung music mo hindi magagamit sa church. Even na ikaw pa yung pinaka-magaling sa na tech or magaling sa mga technology sa church, no, if you don't give time, well, hindi ka rin magagamit sa ministry. Or sabihin natin, if you are the Miss or Mr. Congeniality ng church, no, but if you don't invest time in ushering or kahit just talking to other people, pakamusta sila, and listen to them, if you don't give time sa mga bagay na yun, then still, hindi mapapakinabangan ni Lord yung talent or yung blessing na binigay mo. Hindi mapapakinabangan ng ministry yung meron ka. So, sometimes, hindi natin dapat laging sinasabi na, okay na yun, nabigay na ako.
Okay na yun, nandun na ako last Sunday. Okay na yun, tumutok na ako. Okay na yun, tumulong na ako. So, it's not that. So, to wrap up guys, yung Ecclesiastes 11, it teach us na we should be letting go of the things that are precious to us and invest them into the kingdom of the Lord. And you do not expect something in return, especially specific yung especially specific yung yung gusto mong return. Parang magbibigay ako ng ganito kasi gusto ko ganito. No, yung if you are expecting something in return, you must level it sa kakayanan ni Lord na ng Panginoon natin. Sabi nga, the Lord will bless us according to His riches and glory. And then, another takeaway is that we don't have to be complacent. No? Hindi dapat na, okay na yan, pwede na yan. And another point is, yun nga, we should embrace reality at least. And then, from those things, kung ano man yung meron, we make wise decision or wise investment out of what we have or what we're capable of. Hindi yung, hindi yung tawag ito, sinasabi mo, tutulog ako, mag-i-invest ako. Pagdating ng panahon na, na nanalo ako sa loto, bibigay ako ng, ng malaking contribution sa ministry or I will help other people, I will help them, you know. We should be embracing reality. Kung ano yung capability mo, then, you should embrace that fact na ito lang yung kaya ko, and then from there you make wise decision on how you going to invest or how are you going to invest it sa ministry man na sa tao sa mga nangangailangan or in the other ways na you think that the Lord will be blessed, and then in return for sure the Lord will bless us. Ayun. So thank you guys for listening. See you again sa susunod na video.